Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gaya na nakikita ninyo, andito tayo ngayon sa under construction kong studio slash gaming room. Under construction pa siya, kaya na nakikita ninyo ang dami kong mga kalat, tapos yung table ko, ang kalat din, ang daming mga kung ano-anong gamit. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung table ko ngayon, ito yung laptop ko, keyboard, mouse, tapos, tiyan, sobrang daming kalat, tapos, more kalat pa. And then, andito yung mga gadgets ko. Ito yung drone, GoPro. Tapos, dito ko nilalagay yung camera ko pagka hindi ginagamit. And then, yan, mga box, mga shoes. And then, andito yung gitara, yung ukulele. Tapos, tripod. Ayan, maliit lang talaga yung, ano, nag-blur, diba? Ayan, maliit lang talaga yung room. Tapos, ito, yan yung pinaglagyan ng table namin ni Ken. Hindi ko pa siya tinatapon kasi gagamitin ko pa siya today. And then, meron ako ditong figures. Si Mitsuha, tsaka si Taki. So, dahil nga gagawin ko siyang studio slash gaming room, dapat tahimik kapag ka nagre-record ako ng kanta or kapag gumagawa ako ng cover. Or, hindi dapat ako sobrang ingay sa labas kapag ka naglalaro ako. Kasi, minsan, hindi pala minsan, madalas, kapag naglalaro ako, nakapasigaw ako, ganyan. Takbo! Takbo! Warte. Okay, to! Siyempre, gabi na yun. Nakakabulahon ako sa mga kapitbahay. So, ang gagawin natin today, nalagyan ko ng soundproof na foam yung sides ng room. Pero hindi lahat. Dito, ito lang. And then, itong part na to. Tapos, yun nandito sa harap, and then dito sa may bintana. Yun lang yung mga lalagyan ko. Hindi lang ako sure kung magkakasya yung binili kong foam. Kasi, ito siya. Na-order ko ito sa Shopee, and then kakarating lang niya kanina lang din. Na-disinfect ko na rin siya. Gaya na nakita nyo kanina, di ba? Meron akong Lysol dito. Dinisinfect ko na rin siya. Pero, i-disinfect din natin yung loob na to. Kasi, napanood ko sa vlog ni Michael V. Yung COVID daw niya. Parang hinala niya, nakuha niya sa delivery. So, if ever na meron kayong mga online purchases, make sure na dinidisinfect niyo yung labas at yung loob kapag ka na-open niyo na yung parcel. So, ayan, buksan na natin. Ooh. And then, sprayan ulit natin ng Lysol yung loob. Ah, ganito yung itsura niya. Ayan. So, sprayan natin. And then, yung isa pa. Dalawa kasi yung order ko. Tig 12 pieces siya. Tapos, kain ko yung Lysol. Tig 12 pieces siya. Tapos, ganito siya kalaki. Ayan. Hindi ako sure kung magkakasya to. Parang hindi. So, naka-vacuum siya. Tapos, ayan. I-sprayan ulit natin. Ilalagay ko sa description box yung link nung shop na pinagbilan ko nito in case gusto nyo umorder. Lalo na ngayon na nag-online class din yung ibang mga bata, ibang student, ganyan. And baka gusto nila ng tahimik na lugar para sa online classes nila. Pwede kayo maglagay nito sa mga kwarto ninyo. Pero make sure lang na hindi nyo siya ididikit ng direkta sa pader. Lalo na kung nag-rent lang kayo like kami. Nag-rent lang ako dito. Kaya hindi ko muna tinapon tong mga ano na to, tong mga boxes na to para dun ko ikakabit itong foam. Kasi kapag umalis kami dito, baka magalit sa akin yung may-ari kapag puro foam yung ano yung pader. So yung price ng isang ganito is nasa 419 pesos. Tapos 1,012 yung binayaran ko kasama yung shipping fee. Meron silang iba't ibang klase ng foam na pang soundproof. Pero ito yung in-order ko yung medyo makapal. Kasi yung unang o-ordering ko sana, ang daming mga comments na ang nitis daw, tapos hindi daw masyadong effective. So ito, tignan natin kung effective siya. Open na natin siya. Naka-vacuum siya para kasha sa parcel yung ano, yung mga foam. Pero kailangan, pagka inalsa natin to, iwanan muna natin siya ng mga 1 hour, ganun, para ano, para lumabas yung original size niya. So, ito siya. 1,
Manipis lang siya. Ayan yun. Manipis lang siya. Pero tignan natin kung aalsa pa siya kapag after few minutes or few hours. 2, 3, bilangin natin kung 12 talaga to. Baka mas kamas ako. 4. Ayan. So, sakto 12 pieces yung laman ng unang cow. And then, yung pangalawa naman, open din natin. Tignan natin kung 12 din yung laman niya. Sakto, 12 din. So, dahil matagal siya naka-impis dyan, iwan muna natin siya for at least 1 hour para umalsa yung foam. Kasi ang nipis pa niya sa ngayon, eh, baka may ikakapal pa to. So, iwanan muna natin siya. Hey guys! So, I'm back. And ito na yung ating foam na pang soundproof. Isang oras ko lang ata siyang iniwan kasi excited na akong ayusin siya. Pero hindi naman siya gaanong umalsa ng as in bonggang-bongga. Ayan, ito na yung pinaka ano niya. Final form. Ano yung final form niya. Manipis pa rin siya. Hindi siya kagaya nung na-expect ko na itong part na to magiging ganyan pa siya kakapal. Pero okay lang din. Mukhang mas maganda to kaysa dun sa ibang mga designs na nakita ko dun sa shop. Sana kumasa siya kasi ang dami kong paglalagyan dito sa kabilang side at saka dito. Yan, isang line na pa ganyan. Sa part na to, yan, sa bintana, baka hindi ko muna malagyan kasi nga, baka hindi siya kumasa. Kasi gusto ko muna itry kung magiging okay ba. Pagka umokay siya, bibili pa ako ng another 2 pairs para meron din to, itong kabila, tsaka itong bintana na to. So, ayan, sinukat ko muna pala kung ilan yung kailangan ko per side. So, dito, sa side na to, kailangan ko ng 2 pagganon. Tapos, yung pataas, ako na bahala. Siguro mga 3. Tapos, dito, 4. And then, dito, kailangan ko ng pagganon. So, 6 siya. And then, dito naman, 4 din. So, dito na tayo sa sala. Dito ako mag-aayos nitong mga foam. So, ito yung mga kailangan nating foam. Tapos, meron tayo ditong karton. Dito natin ilalagay. Dito natin ididikit yung mga foam. Tapos, meron din akong marker, tape measure, cutter, at saka glue gun. So, yung una kong gagawin is yung dun sa harap ko. Yung nasa harap ng laptop. So, kailangan ko dun ng 6 na gato. Hindi ata kasha itong in-order ko. Pero, kailangan natin. So, kailangan natin ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung size nito, kada isa is 20 by 20 centimeter. Pero, kapag nilagay na natin siya dito sa cardboard or sa karton, hindi dapat 20 by 20. Kailangan minus 2 centimeters. Kasi, pagka sakto siya, baka makita yung karton. So, hindi siya malinis tignan. Kaya, kailangan minus 2 centimeters. So, sukatin natin dito yung 20 minus 2. 18. So, dapat 18 centimeters. Ayan. Tsaka natin i-mark dito sa karton. So, ayan yung marker. 18 centimeters. And then, ito yung foam. Ayan. Dapat hindi sakto. Para hindi siya maduming tignan. Para hindi kita tong karton kapag ka nakadikit na sa wall. So, 6. Kasha kaya to? 2. 3. 4. Yun lang, di kasha. Pagdudugtungin ko na lang.
So, yun na siya guys. Nilagay ko na yung first panel dito sa harap ng table. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next naman is yung para dito sa wall na to. Ang original plan ko talaga, ihahang ko yung gitara dito at saka yung ukulele. Kaya lang na-realize ko, magbabare na pa ako para ma-install lang yung ano, yung parang ganito. Eh, since this is an apartment, hindi siya, ang tawag doon, parang hindi siya okay gawin kasi hindi ko sariling bahay to. Kaya bumili na lang ako ng guitar stand sa Shopee. So, yung next naman na gagawin natin is yung ito. Na-form ko na rin siya. Ayan na siya. Tapos, didikitan ko na lang sa cardboard and then, ididikit ko na sa wall. So, ito na ang ating finished project. So, ito yung unang panel. Bali, anim siya. Tapos, iniisip ko kung maglalagay pa ako ng isa pang layer dito. Kaya lang kasi baka matamaan tong painting. Tapos, dito sa side, meron siyang 4 by 3 na blocks. Dapat maglalagay pa ako dito at saka dito. Kaya lang, dito pa lang, naubos na yung foam ko. So, ang ginawa ko, para balance siya, dito ko na lang siya nilagay sa kabilang side. Ayan. Pero ito, 3 by 2 lang. Kapag ka nakabili ako ng bago, natagdagan ko pa siya ng at least isa pang layer dito para pumantay siya dun sa kabilang side. And then, nalagyan ko rin to at saka ito. Para pantay, para balance yung sound niya. Dito sa loob, yung echo. Tapos, ayan, meron pa naman ako isa pang kahon dito. Kaya ako ilalagay naman yung ano. Kaya ako nalang ididikit yung next kong bibili na foam. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. And i-update ko kayo sa next na mangyayari dito sa kwarto na to. Kasi medyo limited na yung budget ng ating dahil wala ng trabaho. So, ayun, I'm planning to build a gaming setup dito. Kaya lang, ayun nga, titignan ko pa kung may budget. And, syempre, papakita ko rin sa inyo yung kung ano pang mangyayari at kung ano pang gagawin ko dito sa kwarto na to. So, thank you so much guys for watching. And, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. And, kung gusto niyo matutong mag-ukulele, subscribe to my ukulele tutorial channel. Follow me on my social media accounts. And, I'll see you on my next video. Bye!